Magandang buhay mga Repa Pips dyan. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Guys, so nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop para sa panibagong bike check video. So, Bermans na guys. So, iba sa inyo, nagbabalak na at nagpaplano ng bumili ng mountain bike. So, isa na dito guys, ang pwede niyong pagpilian, ang Mountainpeak Bros. Ayan guys, malupitan tong Mountainpeak na to guys. Tamang-tama tong pang regalo sa December. At tamang-tama to guys, na ipambibili ninyo sa inyong napamaskuhan. Ayan. So wala na tayong intro-intro mga Repa Pips. Simulan natin ang bike check na to. So, sisimulan natin ang bike check ng ating Mountainpeak Bros. So, siyempre, simulan natin sa kanyang frame. Ang frame niya, guys, ay made of alloy load. Ang ganda nito, guys. So, ayan, smooth welding. Siyempre, kapag may alloy, titingnan natin kung smooth welding yung kanyang dito sa may bandang upper, sa may head tube niya. So, smooth welding, guys. Ang sarap imasin nito, guys, para kumimas ng hita. Ayan, o, diba? Dito naman, smooth welding din sa may seat tube. Pero dito sa may bandang baba, may makikita kang uod ng pagkaka-welding. Ayan, so hindi na siya hinang kasi aluminum. Ayan, biglang ganun na. Tapos ang size ng ating frame, guys, ay medium. Ayan, may sticker dito medium. Pero sinukat ko, guys, 16.5 inches ang haba ng kanyang seat tube dyan. So kung mapapansin nyo, meron ditong support. Maliit lang naman to. Hindi kagaya nung iba na mahaba dito. Kasi masyadong nakababa yung top tube niya. So dito medyo nakababa lang ng konti. So siguro mga half or 1 inch lang na ibaba niya. Kaya maliit lang siguro yung support niya. At kung mapapansin nyo guys, parang wala kayo nakikitang tatak, di ba? Kasi nagbe-blend yung ating water decals doon sa pinakakulay ng ating frame na glossy. Na merong mga shining, shimmering effect na glitters effect siya, no? So nandito pa rin. Meron din decals dito. Tapos yung bros, ayan, bros, Mountainpeak, saka bros dito, water decals yan, pero hindi natin mapapansin nga kasi nga, nagbe-blend. Ayan o. So, wala, halos parang wala kayo makita, di ba? Oh. Tapos guys, yung head tube niya ay tapered na 115 mm ang haba, sinukat natin yan. At ayun pa rin yun, no? Water decals pa rin guys, yung Mountainpeak dito. Talagang hindi ko siya napansin, promise guys, kung hindi ko siya lalapitin. Sabi nga nila guys, black is beautiful. Ayan o, simpleng-simple ang ating itsura. At syempre, meron yan ditong lalagyanan ng bottle cage or bottle holder cage. Ayan. At dito, meron ditong tornilyo ng rack. Wala siyang bridge guys. May nag-comment sa akin dati, matibay din ba yung walang bridge? Oh guys, matibay din yan kasi may sumusupport pa siya sa kanya na chainstay. Saka yung chainstay niya guys, meron siyang bridge dito. Ayan. Siyempre, pwede yan lagyan ng FD kasi meron ditong stopper. Ayan. At meron ditong butas na isa. So, meron yung bakante. Ayan, bakante ang puso niyan. So, welcome na welcome kayo dito. At sa kabila, ayan, naka-internal cabling tayo. So, ICR, full internal tayo. Dito, dumaan sa down tube. Then, lumabas dito, dalawa.
So dito rin lalabas siguro yung kable ng FD. Ayan. At dito naman dumaan yung kable ng RD. Ayan, medyo nakatago siya ng konti, nakapasok siya dito. Hindi kagaya ng iba, tanaw natin. Ito naman, nakatago siya, nakalabas yung ganun. At doon sa may bandang ilikod ng chainstay, may 29. At dito may nakalagay na ride without limitation. Tapos yung dropout niya, guys, kulay itim. So talagang all black yung itsura ng ating mga Mountainpeak bros. Ang ganda, guys. So all black na all black. Ayan. At dito tayo ngayon sa air shock. Nasyashock ako dito sa air shock na to. Ayan. Alloy ang ating crown. Alloy ang art. Pati yung lower niya alloy, guys, na may sticker na Mountainpeak Air. Nakalagay suspension technology. Ayan. Kagaya sa sinasabi ko, guys, sa mga binabike check natin, kapag air shock, meron niyang recommended air pressure. Kaya lang, guys, wala ditong nakalagay na sticker. Pero masa-search na naman yun sa Google. Check nyo lang yung inyong weight. Doon makukuha nyo yung recommended na air pressure nung air shock na ito. Ayan. Dito nyo babawasan at dadagdagan, syempre, ng hangin. Gagamit kayo, syempre, ng pambomba ng air shock. So, huwag kayong gagamit ng pambomba ng gulong. Ayan, panggulong talaga yon, guys. Ayan. So, ibalik muna natin, guys. Baka mawala. Mahirap makahanap yan. Parang wala yatang nabibili niya. Higpitan natin. At syempre, dito meron tayong, ayun, meron tayong manual lockout dito. Hindi lang siya close open. Meron din siyang, sasabihin na natin fine tuning. One click, two click, three, four, five, six, seven, eight. Eight clicks to, guys. So, bahala na kayo kung gano'ng katigas ang gusto nyo. Ayan. Syempre, 115 millimeter ang travel ng ating stanchion na may rubber indicator dito. Ayan, para malaman natin kung gano'ng kalalim yung ating pagkakabounce ng ating suspension fork. Ang ganda nito, guys. So, promise. At dito tayo ngayon sa ating alloy na hub. Ayun, nakita ko yung F. Salamat sa na-subscribers dyan na nag-comment kung ano ang ibig sabihin nitong F na to. So, ang sabi sa akin, formula daw to yung meaning nung F. Ayan, alloy ang ating hubs na ball bearing pa to, guys. May nakikita kasi kung crown dito. Quick release. Baka lang ating spokes. Tambilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy na formula na hubs. Ayan, nasabi ko na, guys, baka lang ating spokes. Double wall aluminum rim. Ayan, nakalagay na may tatak or sticker na Mountainpeak. So, medyo pa-curve yung ating rims dito. Ayan, hindi kagaya nung iba na parang pa-triangle na mayroong flat sa may bandang ibabaw. Tapos, yung gulong natin, guys, ay may tatak na Kenda na Cadre Sport. Uy, ngayon ko lang nakita to, guys, ha. Kenda Cadre Sport. Namtik na maging madre, ha. Na ang sukat ay 29 by 2.10. So yung spikes niya, guys, hindi siya ganun karami at hindi siya ganun kalaki. So palagay ko nasa katamtaman lang yung spikes niya. So pwede na natin to na all, sabihin na natin all around na siguro tong ganitong spikes. Ayan. At syempre sa kabila ganun pa rin. Formula na alloy hubs, 32 yan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Quick release din dito sa likuran. Baka lang ating spokes, aluminum, double wall na rims na may sticker na Mountainpeak. Siyempre, Kenda na Cadre Sport, 29 by 2.10 ang ating gulong. Pero ang ganda ng gulong niya, guys. Promise. Yan. At pakinggan natin yung tunog ng ating cogs. Ayun. Na smooth siya, guys. Ayan, promise. May tunog siya pero hindi ganun ka ingay. Ang tatak ng ating cogs, palagay ko sunshine, pala madalas yan eh. Ah, sugek. Ah, sugek ang ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed na 11 to 46 teeth. Ayan, guys, hindi na tayo manghuhula. May suot na tayong salamin eh. Malinaw na ang ating paningin. Ayan, o. O, diba? Ayan, at syempre, ang ganda na to, guys. Panalo. Laban na to. Shimano Diore, guys, yung may clutch. Ito yung on-off. Off yata to. Tapos ito yung on. Tingnan natin. Pag nag, ayan, naka-on siya.
hindi siya magba-bounce. Yun yata yun, guys. Then pag naka-off, ayan, ito pala yung on, matigas eh, oh. Then pag naka-on, ayan, malambot na siya. Pag naka-up to, ayan, titigas yan, guys. Kita nyo, pinipisil ko siya, guys, pero ayaw niyang mag-bend. Pero pag binaba ko yan, ayan, nagbe-bend na siya. So, yun yung silbi ng clutch ng ating Shimano Diore. Ang ganda nito, guys, promise. Tapos yung kadena natin, ayun, may ano, may missing link. Nakakita ko kaagad, eh, no? KMC na 11 speed na kulay. Parang silver itong ating kadena. Siyempre, naka-hollow tech tayo na crankset na gawa ng Pro Wheel. Kung hindi ako nagkakamali, Pro Wheel yung logo na yan, na charm. 170mm na alloy crank arm, hollow tech, removable chainring, bakalan chainring natin na 34 teeth. At dito tayo ngayon, guys, sa ating seat clamp na alloy. Ah, medyo maliit yung seat clamp niya, guys. Compared sa ibang nakikita ko na malaki to, ito lang medyo maliit lang yung mata niya. Ang cute lang din itong clamp niya, maliit lang din. Made of alloy yan. Siyempre, ang ating seat post ay made of alloy din, guys, na may tatak na Mountainpeak. 31.6 ang taba, 350mm ang haba. Ang ganda, may reflector ka pa, guys, oh. May libre ka pa ang reflector. Oy, ang tagal natin, guys, na hindi nakita tong Welgo na to, ah. Nagbabalik, guys. Ang tagal na nito, Welgo ang ating pedal na alloy. Ang ganda nito. Napakasimple nito, guys. Tapos, ang ganda nung ano niya, oh. Meron siyang spikes dito. So, hindi ito dudulas sa inyong sapatos or chinelas. At ang upuan natin, manipis ang ating foam na medyo matigas, mahaba. Yan o. Mat makitid ang ating pisngin ng upuan. Makitid lang yan. So, lalapat ang puwet mo dito. Tapos, mababaw na kanal. So, daanan nyo ng ihimo. So, dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Handlebar niya, guys, made of alloy, 700mm ang haba na may tatak na Mountainpeak. Tingnan natin kung may back sweep. Medyo konti lang naman, guys. Konti lang naman. Ayan. At ang stem natin, medyo may kahabaan. 100mm ang haba, made of alloy na may tatak na Mountainpeak. So, yan yung stem na parang kamao, na kaganyan, no? Ayan. At syempre, ay, ang daming spacer. Ang liliit, oh. 1, 2, 3, 4. Palagay ko 5mm to, guys. Ayan. So, marami kayong choices. Kasi maliliit. So, pwede nyo balik tayo. Tapos yung dust cap niya, guys, medyo mataas. Parang nasa 20mm siguro yung taas ng dust cover niya. At syempre, yung shifter niya. Ayan, oh. Kung ang RD natin ay Diore, malamang, ayan, oh. Yung shifter niya, guys, ay Diore din. So, ito yung push. Pull. Ayan, push, pull. Parang pull, pull, eh, no? Push, push, pull, pull. Ayan. Tingnan natin kung pwedeng i-push yun. O, pwede rin, guys. So, dalawahan pala to. Ayan, ang ganda yan. Ang galing, oh. Ayan. At syempre, uy, Tektro, ang ating hydraulic brakes na 2.5 finger to. Ayan. Tektro dito, Tektro din sa kabila. So, wala kang makikita ang shifter dito kasi naka-wambay. Yung grip niya, guys, ang ganda, oh. Wala siyang lock dito sa outside, sa inside or inner. Ayan. So, tingnan natin. O, di, ayun nga. Nakalock nga to, guys. Ayan. Nakalock, oh. Ayan. So, dito tayo ngayon sa kanyang rotor. Uy, parang ang laki ng rotor niya. Oh, ay, hindi. Nagmukha lang malaki, guys, kasi dun to sa design. 180. Oh, tama nga. Malaki nga, guys. 180mm yung rotor niya. May nakasulat dito, guys, oh. 180, ang tatak niya, guys, ay Tektro. Ayan, you know, Tektro, guys, oh. Tektro. Hmm. Na naka-post mount ang kanyang caliper na Tektro pa rin, guys. Meron siyang, ano, adapter para maging 180. So, pag tinanggal mo siguro to, yon. So, siguro siya magiging 160. Ang ganda nito, guys, promise. So, apaka, ano niya, maliit lang yung ano niya, caliper niya. Ang ganda, oh. Maliit lang talaga, promise. Compared to sa ibang nakikita natin na caliper. Sa kabila, guys, ganun pa rin, naka-Tektro. Dito naman sa likod, guys, naka 160mm ang ating, ayan, 160, guys. 160mm ang ating rotor. Sa harap,
80. Dito, naka-post mount pa rin guys na nakapasok sa loob. Pero madali siyang i-access kasi nakalabas ng konti itong ating seat stay. Napakadali na niyang baklasin, no? Hindi kagaya sa iba, nakaharang yung seat stay dito. Ayan, no? Dali na siya. At syempre guys, ito yung kabila ng ating crank arm. Uy, nakita ko yung shuriken guys. May naka-bandage dito. Parang sugat lang ah. Ayan, dikit natin. Ito guys, may kasama siyang pamihit. Ayan o. So, pamihit siya ng ating crank arm. Kung sakaling magbabaklas kayo, magme-maintenance, or magpapalit. Siyempre, 170mm na crank arm made of alloy na Pro Wheel Charm. So, siguro guys, wala na akong nakalimutan dito. Sulyapan uli natin. Ang ganda ng ating Mountainpeak Bros. So, ayan na mga Repa Pips, ang ating bike check ng Mountainpeak Bros. Ayan, siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Nagkakahalaga to ng 23,000 pesos lang. Kita nyo naman, no? Sa mga mamamas ko dyan, mag-ipon-ipon na kayo. At sa mga magre-regalo dyan, sana all maregaluhan na ito. Biglang gano'n. Mga ninong at ninong dyan. Ayan, no? Tamang-tama ito sa inyo. Ayan guys, nakikita nyo naman, may pula tayo rito. So, available na sa kanila ang home credit. Ayan, marami na mabubudol dito dahil sa home credit. Bawal magpabudol. Natutukso ako dito guys. Ay, ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number, Facebook link at Google Maps sa mga gusto mag-avail ng mga Mountainpeak Bros dito. So marami pa sila rito na mountain bike. Ayan guys, nakasabi to. Parang Christmas light lang. Lagi natin to na Christmas light. Paskong-pasko na. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ng pindutin ng like, comment, and subscribe. Guys, road to 6,000 na lang tayo. Guys, konting kembot na lang. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Kita-kits sa susunod na video. Mga Repa Pips. Paalam. Bye-bye.